Welcome po sa aming channel kung saan pinag-uusapan yung mga topic sa baka na bihira ma-mention at pag-usapan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung Philippine Native Cattle. Kung pag-aaralan natin yung pinagmulan ng mga native cattle natin, kailangan natin bumalik sa history. Kailangan natin pag-aralan yung genetics. Dahil dyan, mag-aaral ulit tayo ng biology at science. May mga baka sa Pilipinas na native sa atin. Maliliit lang pong breed ng baka ito at yung mature na lalaki po ay 400 kilograms ang timbang, samantalang yung mga babae ay 300 kilograms. May mga baka na kulay white or gray. Yung kulay nila ay minsan kulay itim din. At meron din mga pula at mapusyaw na kulay. Sa pag-aaral ng mga scientists, inalam po nila kung saan nagmula yung mga native na baka ng Pilipinas. Yung mga baka natin po ay nagmula sa Chinese yellow cattle. At yung iba naman po ay galing sa Iberian cattle mula sa Spain at Mexico. Meron din pong mga baka sa atin na makikita rin sa Southeast Asia. Ito po yung mga Bali cattle. Sa larangan po ng cattle management, kailangan natin maintindihan at malaman kung ano ang itsura ng mga native na baka. Tatandaan po natin na kapag yung pusod nila ay hindi kita, maaaring native po yung baka natin. Isang karakteristik po ng mga native na baka, yung ganun pong hindi nakikita yung pusod nila, lalo na kapag babae. Kung babae po yung mga baka nyo, dapat may nakasabit pong maliit na laman dun sa kanyang lambi, sa kanyang tiyan. Kasi po, yung mga pinagmulan na baka ng Pilipinas ay walang mga lambi o walang mga nakasabit na pusod. Ito po yung mga pinakamalapit na kamag-anak ng mga baka ng Pilipinas. Yan po yung sa Taiwan, malapit na po yun sa probinsya namin sa Batanes. Kung mapapansin natin, wala silang mga pusod. Tsaka yung kulay nila, pangkaraniwan sa mga kulay ng mga baka natin, pula hanggang sa madilaw-dilaw. Kitang-kita po na magkamag-anak sila ng baka namin. Kaso ang problema po, hybrid na po yung mga baka natin kasi nahaluan na po ng magagandang genes. May mga baka pong native na mayroon din umbok sa likod. Kaya hindi po yun magandang basihan para sabihin na native yung baka. Yung mga baka po sa Taiwan ay masasabing malapit na kamag-anak ng mga baka natin. Ang isang dahilan po kaya patuloy yung pagliit ng mga baka sa Pilipinas kasi sa inbreeding na pamamaraan ng pagpaparami. Kung babalikan po natin yung pag-aaral natin sa biology, mapag-aaralan po natin yung kwento ni Gregor Mendel tungkol sa genetics, yung pag-aaral niya tungkol sa green peas at yellow peas. Kaso po, yung first generation po ng mga tanim niya, puro yellow peas lang po yung tumubo. Kaya masasabi natin na may karakter yung yellow peas na dominant kaysa sa green peas. Sa F2 or second generation, lumabas na meron ng green peas. Tinawag niyang recessive genes yung green peas na tsaka lang lumabas. Sa pag-aalaga po ng baka, magiging maingat po tayo sa pagbe-breed. Iwasan po natin na ma-breed sila sa mga kalahi nila na may lahing native. Kasi po, pwede po rin mabuhay yung pagiging native ng mga dugo nila at magkaroon nila sila ng anak na native. Ang pinakamagandang paraan po na naisip namin ay dumiretso kayo sa Department of Agriculture. Doon, mabibigyan kayo ng artificial insemination ng magandang klase ng baka nyo. Siguradong hindi naman sila nag-i-inject ng native doon. Tatandaan po natin, para maging successful tayo, maliliit na bagay pag pinagsama-sama po ay malaking paraan na rin yon para magtagumpay. Kaya hanggat maaari, iiwasan natin yung inbreeding o sila-sila na lang yung magiging magkakalahi. Kasi iniiwasan natin na bumalik yung native genes ng mga baka natin kapag kukuha lang tayo ng mga baka sa tabi-tabi.
kasi may recessive gene sila ng mga baka na native. Hindi porkit magaganda yung nakikita nating baka, posible pa rin lumabas yung pagiging native ng mga baka natin. Tatandaan po natin na halos lahat ng baka sa Pilipinas ay may trace ng DNA na native. At tatandaan natin na konti lang din yung pure Brahman. Ibang sabihin nun, nanay at tatay niya pure Brahman. Diba, imposible talaga yon? Kaya para maiwasan yung inbreeding, dapat nating alagaan yung pagbibreed natin at yung technique natin sa pagbibreed. Inaanyayahan po namin kayo na sumuporta sa pamamagitan ng pag-click at pag-subscribe sa aming channel.